Yo, what's up mga boss? Welcome back. So another day na sa mga boss. Karon mga boss, na unbox ta og another na pod nga gipadala sa ato nga mga goldfish materialis mga boss. So kani siya is gikan gyapon ni sa Davao from Boss Troy. Kani siya muna siyang nag-off na niya nga mga pang-groom nga mga isda. Na ginapil-apil niya sa mga shows since nag-off naman sila. Yang ipadala diri sa ato kay iyahang ipabreed sa ato. So hopefully kani siya mabreed na to and makaproduce tag dagan-dagan, balag dili kay dagan og gwapo, pero at least na natay makuha nga future nga mga materialis kung makaitlog ni sila, makaproduce ni sila ang ilang anak ani anak ko na to. After ana is ato na to silang gamiton, may natong gamiton ng mga materialis after ana breeding. So kanina siya mga boss is gina-acclimate pa na ako siya, kaya medyo init ni siya ang blue tub, kay bantang ni siya sa init. So kinanglan ni siya mga dugay-dugay gid siya ma-acclimate before na to sila buyan, kay linir na to sila ipakalma sa blue pond para ayan na to siya i-transfer dito sa 8 feet o ano 7 feet tayo mga boss. Additional na sad mga boss. So climate na to mga boss and mga 30 minutes siguro kay medyo to open temperature gid sa tubig na ko dariyo. Medyo init. So ato sana siyang ibutang diha for a while. And diyasa na to siya ipa-relax ang mga isda. After that, ita na to na siya pumagiwasan. Ito na siya butang. Pwede ra diyaw. Oh, kukumana. So right, thank you sa nagpadala. Let's go! Before na to buyan ang mga isda mga boss, while waiting, nato sa ning limpiwan ang viewing tank mga boss, kay naatay videohan ng mga padala po nato balik sa Davao. Kini siya is anak nun siya sa gipadala sa akong materialis. So syempre kung mga anak na ang materialis ang gipahulam sa imo o giregalo sa imo, so padalan sa nimo itong nagpahatag sa imo o mga potential ayos na itong class B. Ito mga gwapo-gwapo po ng mga groom po aron malingaw po sila o green home lugar. So, mag-cutie na ta, dala na po cutie, videohan, and dala na po cutie kay Molgi, atong ipadala sa Davao Food ang mga isda. Karon po dahing adlaw mga bosses na si IC Diri kay nagpa-GO min siya or nagpa-grooming challenge min siya na gamit atong mga isda na kalikurayukin na selected nato yang gipa-GO or gipa-grooming challenge ng mga boss. And karon ang pag-ship sa mga isda, karon ang schedule ng adlaw, so muna na siya diri karon. And nag-select na siya kung sa mga isda ang ipadala and kitse mga tag-iya. So muna ang mga isda mga boss, medyo taglag po na po. So kini siya mga boss, mo ni siya ang atong cutie para sa Davao. Kini siya mga isda mga boss is dimikin and dryukin. Apoy orandaan ni sa kabuok kay nasagol na ko sa dimikin na fish pan. Or dito na ko gibutan ang mga dimikin and medyo dako-dako man siya sa batch nila. So ang oranda akong gisagol sa dimikin para dili niya mabuli itong mga gagmay ng mga oranda. Munang paghabuan ako, wapo man siya. So, i-appeal na natin padala po sa nagregalo sa ito o breeder. So, muna sila mga boss. 9 pieces or 8 pieces na sila. Padala na ito, dala cutie. And videoan din nato na after ano mga boss.
So after nato ma-quarantine ang mga ipadala nato sa Davao, dugay-dugay naman po ni nagluto diri o naklimit ang tubig. Medyo pare-pareha na siguro yung temperature, no? So ato na ni siyang buyan din diri mga boss. So tanawa ang mga isda mga boss. Kung sa ka mga ranko. So tanay siya nga pagpadala, dudyan ako murag pamasuguni nga padala. Kaya murag labi naman eh. Halos di naman ni ma... nga hakop sa isa ka kamot lang murag mugbo po lagi tagpulumoy so mga jumbo isod na gid siya hakopon so ato sa ni siyang abrihan mga boss sa gula na to tubig gikan sa fish pan gula tong tubig sa sulod sa silupin para medyo dili ma-shock ang isda nga lahi ang mga parameters din nga tubig so at least isang gulang ato siya, diba? Basic na naman siya nga mga buhaton kung mag-ista-ista ka mga boss. Basic ka naman siya. Ito na siya ang tubig, ano nga orasa, medyo init rin kay mo pa yung pagbantang sa init. So, ito na siya ang buyan karong taon-taon. So, muna siya mga boss, muna siyang kapadala. Medyo amazed dito sa sizes nila mga boss. Kuya, huwag kadagko gito. Kita man ninyo sa akong kamot kung saan nakadagko. So, kanin siya nga mga materialis mga boss is dimikin. Kana, dimikin niya po na. Kana may pinakadagko. Grabe ka po yun na. Grabe na kadagko gito mga boss. So, dimikin niya po na. Kanang duha kabuok is po na sila male. So, wala pa yung female na nagawas. So, buyan na ito ning duha. Kanipod siya lang dua mga boss, isa kalikurayuki na siya actually. Kana kalikurayuki na nawala lang itom so karon matawag siya sa kura. So atong ibang gaan na is katong dark ng mga kalikurayuki para mabalik ang ilang color. Kanipod siya mga boss, isa dimiki na siya muna siya ang female. So kanin siya ipares na ito ang ipadala po niya male na rayuki na puli gwapo ang resulta. Aron mo daga na ayaw ang itong dimikin. Alam tayo dimikin pero hindi pagiging nga nakadagan. So nang itag materialis nga tarong-tarong para ang produce food ever nga makaitlog. So medyo makasiguro ito nga dagan. Anang last mga boss is female na siya. Dimikin niya po. So naigipadala nga upat ka dimikin, dua ka female, dua ka male. And ang atong na-release nga rakin nga sakura is isa. Dari po mga boss na agya po dari. Kini siya po is rayokin siya mga boss. Na pasakura na po siya pero actually kaliko na siya gikan. Nawala lang itong. So, kaya siya ato agya po na siyang gamitan. Pero dili na to siya ibangga sa same of color nga sakura to sakura. Ang atong ibangga sa Yaha is katong dark ni kayo nga labi gyud kabaga ang itom. So, mao na ni siya mga boss, cute na to siya for 2 to 3 days. And ibalin din nato sa aquarium nga butangan. So, dinhi lang taman mga boss, don't forget to subscribe, like and share kung baka naman. Right, tikoy gani, let's go.